Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, maraming salamat po sa inyong mga dasal para sa pagaling ng mama ko. Maraming salamat po sa mga well wishes ninyo para sa kanya. I truly appreciate it. God bless you all po for doing that. At siya po ay nakauwi na. Nakauwi na po kami after a week of confinement po sa hospital. Na-discharge na siya kagabi. Kaya maraming salamat po sa inyong mga dasal. Paunang mensahe po ninyo ay bell. Ayan, may announcement kayong maririnig dito. Or maaari din na kayo yung mag-a-announce. Maaring kayo yung may i-impart na impormasyon dito. No, or maaaring kayong receiver ng kung anumang announcement na to, maaaring related yan sa trabaho, no? Or sa pamilya. We have Kane, yan, pay attention to your health, Capricorn. Yan. This is a very important reminder para sa inyo. Pay attention to your health. Take care of your health, okay? Kung merong mga pananakit na sa katawan, maaaring matagal-tagal na yan, asikasuhin nyo na po yan. Huwag na kayong magpamamaya na or bukas na or the next day. After tomorrow pa, you know, gawan nyo na ng paraan. Kung kailangan ninyo magpa-check up sa doktor, magpa-check up kayo. Kung ano man ang sa pakiramdam ninyo, ay yun ang dapat ninyong gawin, gawin nyo na po, okay? Para maalagaan ninyo ang inyong pangangatawan. Nako, napakagastos mang kasakit. Bawal magkasakit, hindi ba Capricorn? Kaya habang may pagkakataon kayo ngayon, siguro gawin nyo na, no? Magpa-check up na kayo, magpa-blood work na kayo, magpatingin na kayo kung yun ang sa palagay ninyo ang nararapat ninyong gawin kasi depende sa inyong sitwasyon, hindi ba? So take action now, okay? Take care of yourself. We have bow, you are highly thought of. Ayan. So merong nakakaalala sa inyo dito or merong nag-iisip sa inyo. Now that could be anyone. But, 'di ba? May mental telepathy tayo na nataglay kaya maaring maramdaman din ninyo ito, no? Na taong ito na nag-iisip sa inyo. So we have mountain, a major challenge to overcome. Ayan, for some of you dito Capricorn, maaaring meron challenging situation na maaaring ma-encounter ang iba sa inyo dito. But regardless, kung maliit o malaki man ang obstacle na yan or challenge sa buhay, magkakaroon ka dyan ng pagkakataon na makalabas sa sitwasyon na yan. Okay? Wala namang problema, challenges, the obstacle na binibigay sa atin ng Divine Universe na hindi natin kayang solusyonan or hindi natin kayang lampasan. Kaya, you have nothing to worry about. All you need to do is to be positive about it. Practice positive attitude, positive thinking lang dapat lagi. Okay? So, what else? We have Tiger doing something risky or taking a chance. Ayan. So, parang meron kayo sigurong iniisip dito no na gagawin. At feeling ko dito bago to para sa inyo Capricorn. Kaya ano kayo, you're going to take a chance dito sa sitwasyon na to. Siguro naman pinag-isipan ninyo tong mabuti din, no? Maaring ano to, a new endeavor ito para sa inyo. Totally new, maaring ganon. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, just always check in with your intuition. Kasi lagi naman kayong bibigyan ng gabay ng Divine Universe through your intuition. Kung nasa tamang daan kayo, kung tama ang desisyon ninyo, kung tama yung mga plano ninyong gawin, no? Yung ganon. So what else? We have marriage. Ayan, meron ikakasal sa inyo dito, no, Capricorn? Maybe you are getting married or maaring maiimbitahan kayo sa isang kasalan, maaring ganun. Or kung kayo naman ay married na talaga, nasa established na relationship kayo dito at may asawa na kayo, maaring meron kayo ditong pagkakataon na mas lalo ninyong maging, ang tawag dito, mas lalo ninyong paigtigin ang inyong pagmamahalan, maaaring ganun din ang sitwasyon dyan.
We have needle and thread. Ayan, napakaganda. A sincere wish will be granted. Ayan. So, there is a promise dito, no? Na magagrant sa inyo kung ano man ang inyong wish dito. So, ibig sabihin nito, gawa na to sa ano, sa spirit realm. Approve na, kumbaga, ang wish ninyo. Kaya, anytime soon, Capricorn, yan ay dadating na sa inyo. Magmamanifest na sa buhay ninyo kung ano man ang wish ninyo. So, that's really beautiful. We have Unicorn, ayan. Use your intuition to make beneficial changes. Ayan. So, may mga iniisip siguro kayong changes na gagawin sa buhay ninyo, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. And, iniimbitahan kayo dito, no, na magkaroon kayo or gamitin ninyo ang iyong intuition so that you will always be guided to what you need to do, lalo-lalo na sa pagnanavigate ninyo ng mga changes na yan. You need to defend yourself as well dito, no? Maaring meron kayong sitwasyon dito na siguro, alam mo yun, maaring may nangi-intimidate sa inyo dito or maaring may nagtatry dito na isway ang inyong mga paniniwala or kung ano man ang mga pinaninindigan ninyo, maaring may mga ganoon. Pero kailangan ninyong depensahan din ang posisyon ninyo dito, ang opinion ninyo or paniniwala ninyo or yung sarili ninyo itself. So good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So Virgo, maraming salamat po sa lahat ng nagdasal po para sa paggaling ng mama ko. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga well wishes para sa mama ko. I truly appreciate them. God bless you all for doing that. Maraming salamat. Ngayon po, nakalabas na siya sa hospital after a week of confinement. Dito na lang po siya sa bahay magpapagaling. So maraming salamat. So po na mensahe po ninyo ay energy of not and unsuccessful plans. Meron kayong mga plano dito na hindi naging successful or hindi nag come to fruition, no? Ibig lang sabihin niyan, no, Virgo, that is not meant for you or maybe it's not for your highest good, no? Kaya hindi yan ibinigay sa iyo. Otherwise, you know, you won't be on the place or spot in your life na kung saan doon kayo talaga dapat, 'di ba? Kaya kung ano ang hindi para sa iyo, 'yan talaga ay hindi mangyayari. 'Yan talaga ay hindi ibibigay sa inyo because there is something or there is somewhere na dapat ninyong kalagyan or dapat na mapunta sa inyo or dapat na mangyari sa buhay ninyo. Okay? Kaya wag kayong malungkot, no? Kapag may mga ganyang sitwasyon na may mga gusto kayo, may mga plano kayo na hindi natutuloy. Kasi God is always bringing us or giving us what is meant for us. Kung ano yung best para sa atin. Okay? So, we have wealth. Ayan. Ito yung para sa atin, Virgo. No? Sandamakmak na pera, ang daming gold coins, mga bilog-bilog niyan o na nakakaperahan. Parang ang lalaki, di ba? Ang lalaki ng parating na maaring financial blessing na nadadating, no? Uulan ng pera, no? Uulan ng kayamanan sa inyo, Virgo. So, i-align na natin ang sarili natin with this energy. I-align na natin yung thoughts, feelings, emotions natin with this energy para mahatak na natin yung energy na to at dumating at mangyari na sa buhay natin. So, what else? We have younger woman, dealings or relationship with a younger woman. This could be anyone sa buhay ninyo, Virgo. Maaring anak ninyo to, pamangkin, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, nililigawan. This could be anyone, no? You may be dealing with this younger woman sa buhay ninyo around this time. Or maybe you have a relationship talaga with this younger woman, okay? So, what else? We have acts and forces working against you. Ayan. Feeling ko dito, meron ditong naiinggit sa inyo. Virgo. Maaring meron ditong naiinggit because of your achievement, of your accomplishments, or kung ano man ang estado ninyo sa buhay. Maaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. Kaya mag-iingat kayo. Be vigilant. Be observant of what is happening around you. At saka be careful kung ano man ang sinishare ninyo mga information with other people. You know? At saka laging magdadasal. No? Always call in Archangel Michael for protection and safety. No? At sa Panginoon, of course, para lagi tayong gagabayan, lagi tayong gagwardyahan. Okay? Poprotektahan.
New job or career, napakaganda. So, maring meron kayong bagong trabaho ngayon, matatanggap na kayo sa bagong trabaho, ina-applyan ninyo, bagong karerang tatahakin ninyo, maring ganon. So, you're welcoming newness dito sa buhay ninyo. This is new beginning energy, no, na parating. So, maring kung ano man din ang trabaho ninyo to or karera, napapasukin ninyo siya ngayon. Posible din na dyan manggagaling ang wealth na to, no? So, isang scenario lang yan. So, what else? You have harp, great happiness. Sobrang saya ang mararamdaman ninyo sa ngayon. Siyempre, ang daming blessing na to na parating sa inyo. May kaperahan, may bagong trabaho, bagong karera. Diba? Wala kayong rason para hindi kayo maging masaya. Hindi ba? So, we have mountain road. You are on the road to success. Napakaganda. God is really good, no? God is good at all times. Virgo, you are on the road to success. Kung ano man yung pinagsisikapan ninyo, pinagtatrabahuan ninyo, whatever it is that you are focusing on sa ngayon, no, with all your efforts and energy, you know, magtatagumpay na kayo. Pagtatagumpayan ninyo yan. Paakyat na kayo sa inyong tagumpay. So, what else? You will be playing a different role sa ngayon. Maaring ano to, promotion ito sa trabaho, no? Maaring promotion sa trabaho. Maaari din na lateral movement lang din ito for some of you. Maaring ganon ang ganap dyan for some of you. We have chain of events that will affect your life. Ang daming ganap dito sa buhay ninyo, Virgo. Kaya most likely, marami talagang kaganapan ang mag-unfold dito. Maraming pagbabago, no? Kaperahan, bagong trabaho, karera, diba? Bagong role, success. So, parang busy kayo dito, no? Yung energy ninyo napakaganda. They're all napaka-optimistic, hindi ba? Kaya kahit ito, no? There are forces working against you. That will be set aside dahil mas tataas ang vibration ninyo dito. And when your vibration is high, masaya kayo, mas magmamanifest kayo sa buhay ninyo ng mas magandang sitwasyon. Mas magmamanifest kayo sa buhay ninyo ng mga maswerte, maganda, maayos, no, na mga sitwasyon dito. So, there could be a change in your finances at maraming, it could be a domino effect. Maraming bagay dito ang magiging magkakaroon ng pagbabago for the better, for sure. Kaya nga magiging masaya kayo. So, good luck! That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa maputi kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Taurus. Oh, by the way, before that, maraming salamat po sa inyong mga well wishes para sa mama ko. Maraming salamat po sa inyong mga dasal para sa pagaling ng mama ko. I thank you so much for that. God bless you all. At saka, ano po, naka-uwi na po kami. Now, after a week of confinement po, nasa hospital ngayon, ay na-discharge na siya kagabi. Nandito na sa bahay, nagpapagaling. Thank you! So, ang paunang mensahe po ninyo ay clouds, temporary problems, ayan. So, lahat naman ng sitwasyon, diba, ay temporary lang. Kaya kahit pati problema, temporary lang talaga yan. Yan ay dadaanan lang natin, diba? Huwag lang natin tatambayan, ano, Taurus, para nang sa gayon. Eh, talagang makaalis agad tayo sa sitwasyon na yan. Mahanapan agad natin ng solusyon. We can find a way as soon as possible to get around whatever that problem is, okay? So, what else? We have butterfly, a change for the better, ayan. So, temporary lang talaga yan dahil magbabago ang inyong sitwasyon for the better. So, feels like you'd be able to find the solution right away. You'd be able to find the solution as soon as possible. So, what else, Taurus? We have shark. Ayan, take care or there will be a loss of material wealth. Ayan. So, mag-iingat din kayo, Taurus. Ano? Kasi maaaring meron ditong, ano, siguro meron temptation dito para gumastos kayo. Maaaring yung expenses na yan wala sa plano, wala sa program of expenses ninyo. So, mag-ingat po kayo, no? Mag-ingat kayo. Otherwise, kung hindi ninyo imo-monitor yung spending ninyo, or hindi ninyo imo-monitor yung hawak ninyong pera, ay baka, alam mo yun, ma-distract kayo, magastos ninyo, makapag-gastos kayo, makapag-commit kayo sa isang
pagkakagastusan at hindi ninyo na monitor, ba? Diba? So, mag-iingat po kayo dyan, okay? We have fair man, dealings or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Yeah. So, this fair man could be a foreigner, no? Maaring iba sa inyo is dealing with this person. Maaring boyfriend ninyo to, maaring maliligaw ninyo, maaring asawa ninyo, maaring din na boss ninyo. Ito sa trabaho, posible din yan, no? And this person is going to play a significant role sa buhay ninyo at this time. We have accent forces working against you. Ayan, maaring maraming naiinggit din sa inyo dito, Taurus. Maaring may mga tao sa paligid ninyo na hindi nagugustuhan kung ano mga achievements ninyo, accomplishments ninyo, ano man yung mga meron kayong magagandang bagay na nangyayari sa buhay ninyo. So, maaring ganyan ang sitwasyon. We have room, new home, new attitude. Ayan. So, maaaring merong bahay, bagong opisina, no? Napupuntahan kayo, Taurus. Maaaring, maaaring nag-acquire kayo dito ng bahay, nagpagawa ng bagong bahay, maaaring ganon. Some of you maybe is moving into a condo or apartment, bagong dwelling place, maaaring ganon. For others of you, no, maaaring bagong ugali, maaaring may transformation. Personal transformation dito na magaganap for some of you. We have candle. Yeah, you will be shown the way. Napakaganda nito. Ibig sabihin, divinely guided kayo. Guarded and protected. No, ipapakita sa inyo ng divine universe ang tamang daan. Saan nga ba kayo dapat papunta? Or pagdating naman dito sa mga problema, you will be shown the way on how you're going to get around that problem. Diba? You will be guided kung paano ninyo masusolusyonan yan. Saan ninyo kukunin ang solusyon. Paano ninyo gagawin. You know? This situation ninyo sa buhay ngayon is going to talaga transform into a better situation, no? Meron tayong butterfly energy. Broken ring, yan. There is going to be parting ways in either romance or business. So, maaring meron ditong mga negosyante dyan, ano? Maaring nagbabala kayo or nagpaplano kayo na makipaghiwalay na sa inyong business partner, no? Or kung sa relationship naman ito, romantic relationship, maaaring merong hiwalayan dito na magaganap for some of you, okay? So, take note that this is a general reading. This is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates, okay? And napipick up po din dito sa parting ways sa romantic situation dito or business relationship, maaaring meron ditong third party, no? Kung sa business man yan, maaaring merong umiepal dito sa inyong between you and a partner ninyo, maaaring someone is getting in the middle dito at maaaring naninira or you know something like that na may mga sabi-sabi kung ano-ano na hindi maganda, no? Maaring yan ang magiging dahilan ng inyong paghihiwalay ng inyong ka-business partner. Maari din na third party din pagdating sa romantic relationship. Maaring ang sitwasyon na to dito, this is very, very specific to a few of you. Maaring matagal na to, rocky. No, yan ang napipick up ko. Matagal ng rocky ang relationship na to. At maaring ngayon makakakuha na kayo ng konkretong basihan para mag-decision kayo na maghiwalay na lang, no? Yung ganun. So, we have crown, honor, and respect will come to you. Yeah, matagal ninyo itong pinagtrabahuan at ngayon, you are getting, diba, the fruit of that hard work na makukuha nyo na din yung honor and respect na pinagtrabahuan ninyo. You earned it, kumbaga, Taurus. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.